Okay, in this video, sasagutan natin yung activity natin on adjusting entry. So far, yung mga nagawa natin, no, before is to analyze transactions, to prepare the journal entries, post the journal entries to the ledger, to prepare an unadjusted trial balance. So ngayon, dito na tayo sa part wherein gagawa na tayo ng adjusting entries. So ito, no, baka napansin nyo meron ako mga adjustment dito sa numbering ko. Previously kasi this is numbered as problem number or activity number 10. No? So medyo pinalitan ko lang ng konti. Inuna ko i-discuss to, tapos later. Meron tayong another activity, no, to be discussed. Ngayon, kung mapapansin nyo rin sa video on the lower right hand, dito makita nyo dyan, no, there is a magnifier there. Ang purpose nito magnifier na yan is para mas makita nyo clearly yung mga text, especially if you are using small resolution or maliit na screen sa na mga devices nyo. Okay? So, sige, start na muna natin yung first kasi itong activity na to, no, meron siyang dalawang problem, A and B, no? So, at first, dito, analyze muna natin yung mga adjustments. Okay, analyze the adjustments to be made for the year ending December 31, 2018. Bear in mind, yung ating cut-off, no? So, yung cut-off natin or yung year-end natin is December 31, okay? So, fill the space provided in the table. So, yan, makita natin yung table natin. Nakalagay dyan yung mga adjustments or possible adjustments. So, ano ba yung mga accounts affected by these adjustments? Whether mag-increase or decrease yung account, debit, credit, at kung magkano yung amount niya. Okay, so first of all, dito na tayo sa first adjustment, no? Or first possible adjustment. Ano daw yung sabi niya? A machinery worth 350,000 was acquired on June 30, 2018. It's a useful life of 8 years with 20,000 salvage value. Okay? Pag ganito yung nakita mong adjustment, basically, it's talking about depreciation. Okay? Depreciation, ito yung process na yung cost ng isang asset, ine-expense na natin siya. Bakit natin ine-expense, no, yung cost ng isang asset? No, number one, no, kasi ginagamit natin yung asset, and also number two, yung value ng mga assets natin is nababawasan, no? Because sa accounting, normally naman, no, or not really just in accounting, no, but in reality, yung mga bagay na ito, mostly yung mga assets sa ating property, plant, and equipment, ay hindi forever, no? Just like, let's say for example, yung ginagamit mong device ngayon sa panonood nitong video na to, it may be a computer or it may be a cell phone. At first, nung bagong bili mo, medyo maganda pa siya, no? But eventually, there will come a time na tatagal yan, maluluma, masisira, no? Or magiging obsolete. So, nababawasan yung value niya, no? So hindi siya forever. Except meron lang tayong isang exception, no. When it comes to the land as in lupa, no, sa accounting, under property, plant, and equipment, hindi siya nagde-depreciate because basically yung land na yan after some time, 100 years maybe or 1000 years, baka ganun pa rin siya, no. So hindi nagde-deteriorate yung value niya. Now, so that is depreciation. No? So, paano ko nasabi na depreciation to? Kasi makita mo dito yung mga elements. So, just like yung cost. 350,000. This cost is kung magkano mo siya binili before. No? Nung June 30, 2018. Ano pa? Makita mong element is yung useful life. Kung ilang years mo siya in-expect na magamit. And yung salvage value na tinatawag o residual value, which is kung magkano mo marirecover or magkano yung amount na pwede mo marecover at the end of its useful life, or let's say kung magkano mo pwede maibenta yung asset na to at the end of 8 years, no? 20,000. Now, when it comes to depreciation, no? Kasi sabi natin yung asset, from an asset, ine-expense na natin siya, yung cost niya.
So it means itong 350,000, no, less the salvage value, i-expense na natin yun over the 8 years useful life. So ano ba yung accounts na typical na ginagamit natin when it comes to the depreciation? So expense siya and depreciation yung pinag-uusapan natin. So ang gagamitin nating account ay depreciation expense. Okay? So one of the accounts na gagamitin natin ay depreciation expense. So sabi natin sa double entry system, syempre at least two accounts are affected. So may partner siya, no? So ano ba yung ipa-partner na account natin? Yung accumulated depreciation. Okay, by the term itself, accumulated depreciation, pag nagde-depreciate tayo ng assets natin, sabi natin, di ba, nababawasan yung kanyang value, no? Although nababawasan yung value ng isang asset, physically, hindi naman talaga, I mean like, nawawala or nagdi-disappear. Let's say, for example, isang asset, kalahati na yung na-depreciate sa kanya or kalahati na yung nabawas ng value niya. It doesn't mean na kalahati na yung na-depreciate. Eh, yung kalahati ng portion ng physicality ng asset na yun, yung mga wala. So, hindi natin normally inaalis siya dun sa cost nito, let's say, dun sa machinery, but rather, yung depreciation niya, iniipon natin dito sa account na to, which is accumulated depreciation, sa ating accounting, this is classified as a contra-asset. Okay? Contra-asset. So, contra-asset, so kalaban siya ng asset, normally, if an asset has a debit balance, since this is a contra, kaaway, so credit balance siya. Okay, so pag depreciation, yung typical partner ng account natin, ito, depreciation expense and accumulated depreciation. Now, tignan natin kung mag-i-increase or mag-de-decrease siya, no? Since nagre-recognize tayo ng expense at ine-expense natin itong machinery na to, so yung expense natin, basically, nag-i-increase siya, no? And at the same time, since nagde-depreciate tayo, at sabi natin pag nagde-depreciate tayo, iniipon natin siya dito sa accumulated depreciation, so nag-i-increase din siya. Now, since alam na natin yung effect, i-apply na natin yung rules of debits and credits ngayon. So first, the depreciation expense, since this is an expense account, so, ang normal ng expense ay debit. So, pag nag-increase siya, of course, it will be a debit. No? Debit entry. So, ang accumulated depreciation, sabi natin, this is a contra asset. Asset being debit, yung normal niya. So, ang contra ay credit. No? Contra asset. So, nag-increase siya, contra asset siya. So, expected natin na meron siyang credit, no, entry. Okay, so double entry system, sabi natin at least two accounts are affected, at least one debit and at least one credit, no. So last na lang dito sa amount, kasi dito sa amount meron tayong formula, no. Here, ito yung formula natin for the annual depreciation. So annual depreciation meaning yearly, no, every year. Yung depreciation natin computed as cost minus salvage value. Na-mention ko na kanina yung cost, kung magkano mo binili. Salvage value, kung magkano expected mo ma-recover at the end of its useful life. Divided by its useful life, kung gaano katagal mo siya magagamit in years. No? Kasi annual yung kinocompute natin dito. Let's say, in this example, so 350,000 yung cost niya, 20,000 yung salvage value or residual value, and it's good for 8 years. So, 350 minus 20, 330,000 divided by 8. So, every year is 41,250. So, sir, 41,250 ba ang ilalagay natin dito sa amount? Hindi. Kasi take note, no? So, ang tinitignan natin cutoff again, very important, is December 31, 2018. No? Ang kinumpute natin dito is annual. This is good for 12 months. So, tignan natin, 12 months ba nag-exist yung asset natin for this year? Ang sabi niya dito,
The asset was acquired on June 30, 2018. Therefore, kung titignan mo, for this year, yung asset natin have been there for only 6 months, no? So, from July to December 31. So, July, August, September, October, November, December, that is a total of 6 months. So, ang kailangan lang natin dito is not this in totality because this is good for 12 months. So, kailangan natin ay 6 months lang. So, yung 41,250 times natin siya. Yan, sa 6 over 12. So, yung answer natin, 6 months depreciation natin from June 30 or let's say July 1 to December 31, 2018 is 22,650. So, yun yung ilalagay natin dito. 20,000 kanina 625. Okay. So, yan. So, ito yung answer natin for the first na adjustment natin, no? Next possible adjustment, office supplies. Ano ba nangyari? Office supplies in the amount of 13,350 binili mo daw ng November 1. At the end of the year, the office supplies na natira on hand amounted to only 6,730. So ano daw nangyari? Before bumili ka ng supplies, ito yung amount niya. At the end of the year, ito na lang. Nabawasan. Bakit nabawasan? Siyempre, office supplies yan. Ano ba yung ginagawa natin sa supplies? Siyempre, ginagamit. No? Kaya nababawasan siya. Na for accounting, pag nagamit mo na, or nakonsumo mo na, magiging expense na siya. No? Just like in this case, from an asset, ginamit mo na, magiging expense na siya. So, dito sa accounts na affected natin, so ano ba yung appropriate na account na gagamitin natin since we are talking about supplies or office supplies? Syempre, that is office supplies expense. No? Kasi yun yung expense related to office supplies. No? Expense na mga ginamit nating office supplies. You can remember, we have that activity 0 before, if I can remember, tignan natin ha, kung ma-remember natin, yan, TVT0, account titles, dito, pinag-usapan natin yung different accounts, saka kung saan sila ginagamit, anyway, yan, i-review nyo na lang yan. So now, again, dito no, appropriate account for office supplies, syempre office supplies expense. Na ano yung partner niyang account? Since this is related to office supplies, so the partner account natin ay syempre yung office supplies din. Kasi dyan manggagaling yung expense natin eh. From the asset going to the expense. No? So now, tignan natin kung ano yung magiging effect niya. Since dito, nag-recognize tayo ng expense from the use office supplies, yung mga nagamit na natin, so ang magiging effect niya, basically, yung expense natin, mag-i-increase, diba? Dagdag gastos yon, kasi nga, ginastos natin yung supplies, no? Whereas, when it comes to this office supplies account, ito yung asset natin, pag ginamit mo na yung supplies, syempre, ang mangyayari sa supplies, mababawasan. Kasi nga, ginamit na natin, eh, no? So, yung office supplies na dagdagan, I mean, yung office supplies expense, yung expense na dagdagan, yung asset natin na bawasan, no? Kasi ginamit siya. So, apply natin yung rules of debits and credit. Office supplies expense, since expense siya, has a normal debit balance na dagdagan, so debit. Office supplies is an asset, normally debit siya, na bawasan, so credit. So, partner siya, no? Debit and credit. Now, when it comes to amount, medyo madali na lang. Ito yung binili mo kasi, 13,350, ang natira ay 6,730. So, saan napunta yung iba? Ginamit. Ito yung magiging expense natin. So, ma-minus lang lang natin siya. Yung answer is 6,620. So, lagyan natin dito, 6,620.
Okay, so that is for our second adjustment, talking about office supplies use. No? Now, next, tignan natin ano yung sabi niya. Electricity bill or kuryente raw, bill ng kuryente for the month, December, na-receive natin siya. Amounting to 5,140. So, sir, nagamit na ba natin yung kuryente nito? Yes, kaya nga nagpadala na ng bill, no? Normally, mga utility companies nagpapadala ng bill if na-consume mo na. Just like itong kuryente, no? Nagamit na natin, nag-reading na, so 5,140 daw. Still unpaid pa siya by year end. Siguro baka hintayin pa natin kasi normally holiday ganyan. No? So hintayin natin yung next office day, no? Pagbayad. But the point is by the end of the year it is unpaid. This is an example of an accrued expense. Expense already incurred kasi nagamit mo na siya but still unpaid, no? Or hindi mo pa nabayaran. So, ano yung account na affected dito? Since, pag sinabi natin kuryente, so, sabi natin, basically, yung account na ginamit natin before, related siya sa utilities, no? At, nagamit mo na yung kuryente, sabi natin before, accrual accounting, expense is recognized when incurred, even when not yet paid, no? So, dito, kahit na hindi pa natin binayaran, but since na-incur na natin, nagamit na natin yung kuryente, so, i-recognize na natin siya as utilities expense. No? Kahit na hindi pa bayad, kasi nagamit mo na, nagastos mo na, or na-consume mo na, expense na siya. Yun nga lang, unpaid pa rin siya. No? So, pag unpaid, you have to pay it. If you have to pay it, that is a liability, no? That is a payable, no? So, ano bang payable yung magandang partner ng utilities expense? Syempre, utilities payable din. Baka yung account na inintroduce ko sa inyo, baka may, na, I think yung ginamit ang accrued expenses payable. Basically, yun yung sinabi natin doon. Kasi generic siya, no? Maraming klase yung accrued expenses payable. Basta applicable siya, for these expenses not yet paid, no? So payable siya. So dito, to be specific, since utilities ang pinag-uusapan natin, so utilities expense. Now, tignan natin ngayon yung effect niya, if it will increase or decrease. Yung expense, since just like before, nare-recognize natin, nagkakaroon tayo ng expense kasi may ginamit tayong kuryente, so madadagdagan yung ating expense, no? At the same time, since meron tayong babayarin, dagdag utang yon, kasi kailangan mong bayaran siya dun sa utility company, so madadagdagan yung utang natin, utilities payable. Now, apply natin ng rules of debits and credits, expense, dagdag, so alam natin debit. Sabi natin kanina, ang utang, ang normal balance niya ay credit, since nadagdagan siya, edi credit din. No? Now, when it comes to amount, ito yung pinakamadali sa lahat. Wala tayong problema. Kung magkano na yan, yun na yun. Kasi yan yung babayaran mo later, no? Dun sa utility company. At yan yung amount na nagastos mo ng kuryente for the month. So, yan yung amount natin. So, very simple lang, no? So, that is for our third adjustment, electricity bill. So, utilities expense and utilities payable. Now, going to our fourth adjustment, ano daw yung sabi niya? On August 31, a client paid advance service fees amounting to 60,000 pesos covering 12-month period beginning September 1, 2018. So, ang sabi niya, yung kliyente daw nagbayad ng advance sa atin. Pero yung service niya will only start at September 1, no? So the question is, sir, nung August 31, meron na ba tayong income? Well, the answer is wala pa, no? As of August 31. Kasi sabi natin sa accounting, accrual accounting, income is recognized when earned, no? Kailan natin masasabi na earned na?
ang income when services are provided or goods are delivered. In this case, as of August 31, yes, nagbigay yung kliyente, meron tayong pera na tanggap, but since wala pa tayong service na na-provide noong August 31, so wala pa tayong income. So, ang entry na ginawa natin doon, lagay lang muna natin siya dito, yung entry na ginawa natin doon is debit cash. No? 60,000. Kasi may pumasok na cash. Kasi nga, nagbigay ng pera yung kliyente. Tapos, credit natin yung unearned service revenues. Or unearned revenues, 60,000. Ito yung entry natin. Debit cash, credit, unearned service revenues. No? Unearned pa siya. Kasi hindi pa nga earned. Hindi pa tayo nakapag-provide ng service. So, anong account ito? This is a new account, no, na introduce natin sa inyo. This is a liability account. No? Liability siya. You're liable not to pay cash, but to provide service in the future. No? So, nagbayad na ng advance yung kliyente natin. Kailangan natin mag-provide ng service. So, ngayon, ito yung nangyari. So, pag, let's say, nakapag-provide na tayo ng service, so, mababawasan na yung utang natin. So, pag binawasan natin ang ating utang, ide-debit na natin siya, no? So, alam natin sa accounting yan, ide-debit natin. Tapos, since nakapag-provide ka na ng service, that was the time, so, that's the time na pwede ka na mag-recognize ng income or nag-revenue. So, basically dito, no, pag nakita ka nagbayad yung client in advance, this is an example of a deferral. No? So, ito yung normally nangyayari. So, now, dito tayo sa adjustment. So, ano ba yung mga accounts na affected natin? So, basically, ito yun. We're talking of this, no, sa adjustment. So, yung unearned service revenues saka yung service revenues. Now, ito yung typical na partner, no, when it comes to this kind of a deferral, no, or advance payment by the client. Now, tignan natin yung effect niya, whether nag-increase or decrease. So, this is our utang. Sabi natin, no, utang siya. Tapos dito, nakapagbayad or nakapag-provide ka na ng service. Kasi kung titignan mo, the service will cover 12 months starting September 1. So, from September 1 hanggang December 31, nakapag-provide na tayo ng service dyan, basically, no? So, yung utang natin, pag nag-provide ka na ng service, syempre, mababawasan na, no, yung utang natin. Ngayon, since nakapag-provide ka na ng service, madadagdagan na yung service revenues natin. Diba? Sabi natin, income is recognized when earned when services are provided. So, ito na yan. Dagdag na yung income. Now, tignan natin yung rules of debits and credits. Liability, having a credit, normal balance, nabawasan siya, so baliktad. Debit, no? Income, having a credit, normal balance, nadagdagan siya, so credit. Okay? So, tama, no? Pair siya. Debit, credit. Sa amounts, so, paano ba natin kukumpitin? Because this 6 months is good for 12 months, kumpitin natin kung ilan yung na-provide na natin. Kasi yun yung i-recognize nating income. So, naka-provide tayo from September 1 to December 31. That's how many months? I think that's 4. September, inclusive yung September kasi 1 siya, no? So, 1 month na yung bilang noon. September, October, November, and December. So, pag kinumpit natin yung revenue natin, 60,000 times 4 months, no? September to December, divided by 12, kasi that's good for 12 months. So, yung marirecognize natin income na is 20,000. So, lagay natin dito, 20,000. Okay? So, that is for our fourth adjustment on the deferral, no, or advance payment by the client.
Now, dito sa last ng ating problem 9A. So, yung last adjustment natin, ang sabi niya, the company pays salaries every Friday on a 5-day weekly period. So, from Monday to Friday. So, ang sahuran daw every Friday. Now, weekly salaries amounts to 42,790. Ito yung napapasahod natin every week, every Friday. Yun yan lang, December falls on a Wednesday. Okay, dito guys, no, although alam natin pag December 31, normally walang pasok yan. Ganyan. Tapos December 30, then syempre walang pasok result day. Pero let's assume that may pasok, tuloy-tuloy. No? The point of this problem is this. December 31, so Wednesday. So it means yung mga tao mo, nag-work sila ng Monday, Tuesday, and Wednesday. No? Wednesday, December 31 is our cut-off. Okay? Yun nga lang, hindi pa sila bayad nung Monday, Tuesday, and Wednesday because kailangan pa nilang hintayin yung Friday, which is yun yung payday. So in short, in this problem or in this scenario, nagtrabaho na yung mga tao, no? So dapat may sahod na sila pero hindi pa bayad, no? Just like in this example, this is an example of accrual, no, or accrued expense. Expense na gastos mo na pero hindi mo pa nabayaran. Okay? Now, since yung mga tao natin nakapagtrabaho na, so meron na tayong gastos, tama? At yung appropriate expense account na pwede natin gamitin, since this is talking about salaries. So, appropriate expense account na gagamitin natin is salaries expense. Kasi nga, this is about salaries. No? Tapos, yung partners niya, this is, since this is an accrual, so ganun pa rin. Meron kang gastos, may trinabaho ng mga tao, you have to eventually pay them pagdating ng Friday, so meron kang utang. No? Yung sahod na hindi mo pa nabayaran. Okay? So, utang mo yon, so that's a payable. So, ano bang appropriate na payable account niya? Since this is related to salaries, edi salaries payable na yung gamitin natin. No? Just like yung accrued expenses payable, so kasama din siya doon. Okay? Now, tignan natin yung effect. No? Whether increase or decrease siya. Nagtrabaho yung mga tao, so ano nangyari sa expense natin? Syempre, nadagdagan. No? Kasi gastos yon. And also, nagtrabaho yung mga tao, hindi natin nabayaran, dadagdagan yung utang natin kasi babayaran natin later, dadagdagan din ang ating utang. Now, apply na natin yung rules of debits and credits. Salaries expense, nadagdagan, expense, debit, normal, so debit natin siya. Liability, credit normal, so nadagdagan, edi credit natin siya. So yun yung partner, no, debit, credit. Ngayon, when it comes to amount, ito yung weekly salary niya kasi, no, this is good for 5 days, Monday to Friday. Yan lang, ang natrabaho ng mga tao ay 3 days. So yung utang mo o yung gastos natin is Monday, o trabaho ng mga tao from Monday, Tuesday pati Wednesday, or this is 3 days out of the 5 days because this is good for 5 days, no? So to compute, that's 42,790 times 3 over 5, or that is 25,674. So lagyan natin dito 25,674. Ay, wala, ano yun? Sorry. Ito. 25,674. Okay, so we're done with activity 9A. Basically, yung ginagawa natin dito, no, ina-analyze muna natin siya. Especially kung ano accounts yung affected niya. So, syempre, applying the rules of debits and credits at computin natin yung mga amount. Dito, sa activity 9B, ang requirement na natin really is to prepare adjusting entry o yung
debit credit format na natin. Okay? Pero syempre gagamitin pa rin naman natin yung mga ginamit natin dito ng analysis. No? Sige. Ruta natin yung activity 9B. So, ano daw yung sabi niya? Prepare the adjusting entries. So, si Gloria Dimon Illustrators presented the following information pertaining to accounts that will need adjustments for its November 30. Take note yung cut-off natin, ha? Kanina kasi December 31. So, dito, November 30 yung tinitingnan natin cut-off. Okay? So, tignan natin. First, ano yung sabi niya? On October 1, nagbayad tayo ng 10,800 for insurance premiums. So, ano ba nangyari? Before, so ito yung mga typical na na-encounter natin din before, no? On October 1, bumili ka or kumuha ka ng insurance. Normally, ang ginagawa natin sa inyo before, ang entry mo ay debit prepaid insurance, no? Credit cash. So, yan yung ginawa mo before no October 31. The problem here is this. This is only good for 6 months. And as of November 30, meron nang na-expire. No? So, just like the other principles natin dito, ang from an asset siya, once na nagamit mo na or na-consume mo na, magiging expense na siya. No? Now, balik tayo dito. Since we are talking about insurance, at magiging expense na siya, ano ba yung appropriate na account na pwede natin gamitin? Siyempre, yung related dun, din sa kanya, that is insurance expense. No? Insurance expense. Tapos, since this is about insurance, at yung insurance natin na konsumo na siya, so yung prepaid insurance natin is expected siya na mabawasan na. No? Kasi nga, na-expire, no? Na-consume mo na. So, nabawasan na siya. So, ang partner na account niya is yung prepaid insurance pa rin, no? Nga lang, ano yung magiging entry natin dito? Since yung expense natin, just like kanina, nadagdagan yung expense natin. So, debit siya. Credit prepaid insurance kasi mababawasan na yung insurance. Yun nga lang, when it comes to the amount, sabi natin kasi this 10,800 is good for 6 months. So, for this year, hanggang November 30, ilang months na ba yung expire? Since this is starting October 1, so ilang months yung expire? October, kasama siya kasi buwan siya, no? Inclusive siya. Buong buwan, no? October. And, kasama pati yung November, kasi November 30, so bilang na rin siya. So, kung titignan natin, ilang months yung na-expire? 2 months. So, times 2 over 6, yung expired amount is 3,600. So, yung adjusting entry natin is debit insurance expense, credit prepaid insurance, 3,600. Okay? Next, dito. Letter B. Medyo pareho lang kanina dun sa letter B na office supplies din. On your office supplies, yung ledger doon, yung balance mo doon is 32. Ito yung total na nabili mong office supplies for the year. So, happen at the end of the year, ang natira na lang ay 12,800. So, saan napunta yung iba? Siyempre, nagamit. Pag nagamit na, expense na siya. No? So, ang entry natin is debit office supplies expense. Kasi nga, nadagdag yung expense natin, no? Credit office supplies, kasi nabawasan na yung supplies natin, yung asset natin. So, magkano siya? Simple lang. Ima-minus mo lang. 32 kasi yung binili mo in total, 12,800 na lang yung natira. So, yung 19,200, na-consume mo na, nagamit na. So, yung entry natin, no? Office supplies expense, saka yung credit office supplies. Now, on our third adjustment here, ano daw nangyari? Si Gloria Dimon, tayo yan, naka-receive tayo ng 22,800 on November 1 from a customer for services rendered or to be rendered during the months of November, December, January, February. So, ito na naman. Just like dito, no, naka-receive tayo ng advance payment from the client.
22,800. This is good for 4 months, November, December, January, and February. So, in-explain ko kanina, unearned revenue sa before, nung na-receive mo. But, syempre, since for this year, naka-provide na tayo ng service, in this case, ilang months ba yung na-provide na natin na service? Since ang cut-off natin is November 30, so ito lang. Itong month lang yung na-provide natin na service. For the month of December, January, February, wala pa tayo na-provide ng service sa kanya. So, yung entry natin dyan is just like yung nandito, tinuro natin before, magiging entry mo is a debit to unearned service revenues, nabawasan na yung liability natin, at marerecognize natin yung revenue. No? For how much? 22,800 times 1 month, yung November lang to, no? Na na-provide natin, divided by 4 because this is good for 4 months. So, that is 5,700. Okay, so that is for letter C, yung third adjustment natin. Sa next, yung sa pang-apat, letter D, anong nangyari? Bumili tayo ng office equipment costing 352,800 on April 1, and the equipment expected to last 5 years after which it will be worthless. Okay, so again, no, pag nakita kayo ng mga ganitong adjustments, so basically we're talking here of depreciation, no? Kasi nga ito yung mga elements, may cost, may useful life, yun nga lang yung residual value niya, sabi niya it, after 5 years it will be worthless, or let's say parang wala na siyang salvage value, wala ka nang marirecover, or hindi mo na siya mabebenta for an amount after 5 years. So depreciation siya. So, sinabi natin sa inyo, ang typical na entries natin or accounts natin is depreciation expense and accumulated depreciation. Debit depreciation expense, dagdag expense, credit accumulated depreciation, dagdag accumulated depreciation. Since contra asset siya, so naka-credit. So magkano ba siya? How much? 352,800 minus 0. Wala naman tayong residual value or pwedeng hindi mo na siya i-minus. So divided by useful life na 5 years, this will then be its annual depreciation. But again, kailangan nating tingnan ilang months lang siya for this year. No? Kasi binili natin siya on April 1 and hanggang November 30 yung tinitignan natin. So bilangin natin siya from April 1. So kasama yung April, no? Kasi isang buong month siya, April 1 siya nag-start. So April, May, June, July, August, September, October, November. Okay, ulit, April, May, June, July, August, September, October, November. So, that's a total of 8 months. 8 months itong equipment na to this year. So, pag kinumpitan natin, yung depreciation niya for that 8 months, that's times 8 over 12. So, yung depreciation na amount na makukumpute natin is 47,040. So that is for our fourth adjustment about depreciation. And yung last na lang natin dito, sabi niya, assume that November 30 is a Friday. Again, no, November 30, I think in the Philippines is a holiday. Bonifacio Day. Kung tama ako. Although holiday siya, pero again, assumption natin, pumasok yung mga tao. At disregard na muna natin yung mga double pay, mga ganyan, no? The point is, ano daw sabi niya, nagbabayad daw si Demon ng 87,500 on a Saturday. So, ibig sabihin, ang working days natin dito is good for 6 days, no? From Monday to Saturday. So, yung mga tao, nagtrabaho na sila for Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, hanggang Friday. As of cut-off, yun nga lang, hindi pa sila bayad as of November 30 kasi nga, kailangan pa nilang hintayin yung kinabukasan, which is on Saturday. So, ganun pa rin yung point, nagtrabaho yung mga tao, hindi pa bayad as of November 30.
So pag ganyan yung case natin, accrual na naman, just like dito sa first natin activity or problem. So this is about salaries, no? So ang entry natin basically is debit salaries expense, dagdag gastos, credit salaries payable, dagdag utang, no? Kasi nga hindi mo bayad yung sahod, no? So yun nga, magkano ba? Kasi 87,500, this is good for 6 days. So 87,500 times 5, ito yung tinabahod ng mga tao from Monday to Friday, divided by 6, kasi this is good for 6 days. So magkano yun? 72,916.67. So ito yung entries natin. Ito yung answers natin for activity 9B. So kung may questions kayo, clarifications, just try to approach me. Or pwede nyo naman ako i-message. Okay? So yun lang for now. Bye-bye!